sa mga taong galit na galit sa iyo. Kahit wala ka namang ginagawa, pero ang init ng dugo sa iyo. Inis na inis, akala mo kung inaano. Yun pala, sobrang inggit na inggit sa iyo. Hindi naman ako maganda, hindi din naman ako mapera. Pero ang level ng galit niya, sobrang nakakapagtaka. Hindi kami close, hindi din kami magkakaibigan. Pero ang buhay ko'y laging pinapakialaman. Nagtataka na lang ako, bumili ako sa may tindahan. Ang sabi ng tindera, ang buhay ko'y laging sinisiraan. Halata talaga na sa buhay mo'y hindi ka masaya. Dahil ang buhay ng iba ang iyong pinupunteriya. Kaya good luck na lang talaga sa'yo. Sana sa pagkamaritis mo, ikaw ay aasinso. Dahil mahirap yan pag marami kang inggit sa iyong puso. Ang mga chismosa, pagbaho ng iba, ang bilis nilang ikwento. Pero ang sarili nilang baho, ang bilis nilang itago. Ganyan ang gawain ng mga osusero, nagmamalinis akala mo kung sino. Huwag niyong husgahan ang isang tao, batay lang sa naririnig niyo. Alamin niyo muna ang buong kwento, bago niyo siraan ang kanyang pagkatao. Sa bawat post mo, may isang chismosa na laging nakasubaybay, with matching screenshot pa. Tapos, isisend to many sa mga kalahin niyang inggitera. Ganyan ang gawain nila, na akala mo, sinasahuran ni Meta. Mga marites, ang sarap ng buhay pag wala tayong kaaway. Hindi katulad mo, umaga pa lang, nakichismis na sa kapitbahay. Tagigising mo lang, nangingialam ka na ng ibang buhay. Kaya hindi nakakapagtaka na marami kang kaaway. Ang mga marites, bow. Ang mga marites, grabe makalait. Makagawa ng istorya, akala mo'y perfect. Mga mali niya, bulag-bulagan siya. Pero pagkakamali ng iba, ikakalat agad niya. Lahat ng tao sa paligid niya, binabantayan niya. Napaka-ususira ang kapal ng mukha. Hirap niyang pakisamahan dahil marami siyang kalaban. Daig pa niya si Wonder Woman dahil nauuna siya sa mga chismisan. Ingat sa mga ganitong tao, mabait pagkaharap mo. Pero pagtalikod mo, chinichismis ka sa mga tao. Ingat! Alam mo bang isa sa mga ugali ng marites, yung tipong galit siya sa'yo, tapos ang matagal mo ng isyo, pilit niyang hinahalungkat para mayroon lang siyang ikwento sa mga tao. Nang iingganyo, nang iimbita ng mga tao para magalit sa'yo. Tapos ang masakla pa doon, siya lang naman ang may galit sa'yo. Pero gusto niyang magalit sa'yo ang buong mundo. Ganyan kalaki ang galit niya sa'yo. Yung hindi siya makapag-move on ba? Ikaw ang saya-saya na. Pero siya, kinakain ng galit niya. Yung pilit talaga siyang naghahanap ng baho sa iyo para mayroon siyang ikwento. Tapos yung mga kaibigan niyang walang alam, naniwala naman. Alam mo, feeling ko ganyan din siya sa mga kaibigan niya. Pag nag-away sila, sinisiraan niya. Kasi ganyan na talaga yung ugali niya. Nasa dugo na niya. Ang hirap talaga kapag inggitera. Dahil kapag nakita niya yung buhay mo'y gumaganda, hinihila ka pababa.